Yo, aku datang ke bimak ini kan tuh. Jadi bukan datang tuh. Kapwa construction dyan at saka sa hindi man kapwa construction dyan, ito may bibigay ako sa inyong idea kung paano magporma sa pusti sa mga nahihirapan. Ipapakita ko sa inyo ang pagporma. Ito ay ano, base sa aking nalalaman. Kung gusto nyo itong gayahin, gayahin nyo. Pag tayo magpuporma ng pusti, kailangan lagi tayong may tansi. Eskwala dapat yan. Kailangan eskwalado yan. Ang ibig sabihin eskwalado, yung ito, yung ginagamit ko lang, eskwalado yan. Tapos, ang sukat ng ating poste, galing dito sa ating, ano, ating bakal, kailangan may 1 inches na allowance. 1 inches na allowance hindi sa kabilaan, 1 inches na allowance din sa kabila. Parehas yan. Ito na yung pagbubasihan natin ng ating load na ito yung ating finish ng ating poste o buhos. Ngayon, huhulugan natin to. Huhulugan natin ng ating hulog. Ng ating hulog ito. Huhulugan natin yan ng baba. Pag hinulugan mo to, pag hinulugan mo to, ng baba. Ang nandito, kabilaan, ito, pababa naman. Ayan. Ito na yung, ano, ito na yun, yun. Ito na yung tansi natin nun. Ito na yung naka-eskwala na tansi. Ngayon, ito yung magiging pinis natin. Itong paikot na to. Ito na yun. Ayan. Nakapaikot yan. Ayan.
Tapos ito na yung finish natin. Magsusukat tayo dito ng mag-adjust tayo palabas para sa ating forma. Yung ating forma, kukuhin natin yung kapal. Kapal nito. Katulad dito, dahil ito ang kapal nito ay 6.5. Kailangan mag-adjust tayo dito sa loob, galing dito sa loob, adjust tayo palabas ng 6.5. Yan. Lahat yan, 6.5 paikot. Kasi, yun yung kapal ng ating forma. Ito yung kapal. Dito yan. Dito yan base papatong. Dito yan papatong. Ito na yung ating magiging forma niyan. Patayo, diretso. Tapos dito sa kapila. Lahat yan, ganyan. Paikot yan. Tapos, pag gagawa ng forma, kailangan makaganyan na siya. Bago natin ikabit, nakaganyan na. May naka ano na siya, naka firm na lang ganyan. Tapos, yung isa nating titira, ganito. Kailangan, nakasukat na din siya ng 25 kasi yung finish natin 25. Ayan na yun. Para pag sinalpak natin dun sa poste, sakto lang, may stopper tayong, ito na yung mag-iipit dun. Para sakto, dito yung mawawala sa ating linya. Yan, panoorin nyo kung paano ko itatayo yung ating poste. Para sa mga nahihirapan, may idea kayo kung paano nyo gagawin ang inyong bahay. Kung kayo man ang gagawa. Yan, makaroon yung ating, ano, ating kolom na ating guide sa pagpuporman. Apat yung nakaposte. Ayan pa. Pinagkalaan ko na. Ilagyan ko na siya ng mga guide. Tapos na sa kabila, mayroon pa. Tapos na sa kabila. Pakita ko sa inyo ang pagporma ng poste. Mati na ba? Kasakdoon, ay! Ito, Oragon. Ito yung ating guide. Ito yung ating finish. Yan, papantay lang natin yan. Tapos disrupt ka. Nakita mo, itong kanto na ito, pantay. Tapos dito, pantay. Sa kapila, pantay. Ganyan lang, ano, ganyan lang ang paggagawa ng forma. Napakadali lang. Kapuha natin ang ating concrete. Kailangan na pagpako natin dito sa flooring, concrete nail, bitres o kahit patro. Kaya gano'n lang ka? Tapos, ilagay natin yung takip. Dito. Itong ating stopper, maging stopper dito sa ating kanto. Para pag inipit natin, tama lang dito sa kontakto. Okay. Bagus.
Napaka basic gawin, pero hirap ibuhon. Depende sa ano, sa skill kung kayang gawin. Lado. Tapos para malaman natin kung tuwid siya, pulugan. Aray! Tangga yung nito eh. Puta si pareko talaga. Ano karang napansin nyo? Kailangan sa hulog siya. Ayan. Dito tayo na kasama. Yung lapis niya po. Lapis. Lapis. Pag nahulugan nyo, kailangan tandaan nyo yung ating ano, pagkapakuan para hindi mawala. Kailangan huwag niyong walay ng pag-check, kailangan lang niya sa hulog para sigurado pag binubuhusan. Yes, boy. Ito, hinginig ako ang kamay ko eh. Yan mga Koragon, ganito lang ang paggawa ng ano, ng forma. Paggawa ng poste. Napakabay ng sapatos. Napaka-basic lang. Kaya kung gusto nitong ganyan, gaya nyo dahil ganito ang tamang pag, ano, pag-install ng forma ng poste. Yan. Maraming maraming salamat sa mga subscriber ko dyan.